Yung dalawang taong, yung proposed to a two-year moratorium on the acceptance of land use conversion applications. Ang status po nito, sinumiti na po ng DAR yung huling version. Huling version ng draft, parang sixth version na yon, sa Office of the President na po. At ang pagkakatanda ko naman po, yung mungkahi ng Office of the Executive Secretary ay na-incorporate na rin sa huling draft. At tulad po naman ng inaasahan ng sino pa man, lalo na po ng ating mga magsasaka, ay mai-issue po ng Presidente yung Executive Order na yon, kaugnay sa magpairal muna ng dalawang taong moratorium sa pagtanggap ng mga aplikasyon sa paglilipat gamit ng lupang agrikultural sa ating bansa. So, yun po ang estado. Do you think, ngayon, sir, mapapasa siya this year? Ako naman, hindi ko pangungunahan ng ating presidente, si President Rodrigo Roa Duterte, pero umaasa po tayo na ang presidente makapag-i-issue na executive order. Last year, yung Tosal and yung kayo daw yung pinakamababang assets na nilagay. How did you do that, sir? Kahit pa naman po nung ako'y nasa Kongreso, nasa House of Representatives, lagi na po akong nasa unahan nung tinatawag nilang poorest of the poor sa mga kongresista. Yun naman po, tayo po naman kung mayaman man po tayo, mayaman po ang ating karanasan. Yung po ang bintahe ko dahil una, galing ako sa pamilya ng maralitang magkasaka, no? Wala pa rin sarili lupa. Karagdagan dyan ay 35 taong po ako nanilbihan, naglingkod bilang pangulo ng tagapangulo, una Secretary General, Vice Chairperson and Chairperson ng Cruz ng Pukit ng Pilipinas. 9 na taon po ako sa Kongreso na kinatawang ko po doon ang Anak Powers Party List. Yun po, yung pong kung meron man po akong mababangkit na yaman, yung yaman ng aking karanasan, yun ang bintahe ko dito po sa DAR ngayon bilang kalihim, bilang bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform.